Morning sa inyo lahat. Sa labat po yan. Okay. At meron po ako ditong choco mucho kasi meron tayong quiz. Alright. Good morning again. Yan. Good morning sa inyo lahat. Kanina, ano, lima to eh. Dapat pala sampu. Eh, lima lang yung binili ko. So, merong hindi nasagot kanina. Kaya hindi ko na ibigay. Okay. So, siyempre yung mga wala dito ng mga nakaraan ay hindi nila alam ang mga tanong. Pero, pipiliin ko na lang yung mga madadaling tanong para masagot talaga ninyo. Yung mahirap na tanong, walang premyo. Okay. So, una, sino ang nakakaalam ng team natin ngayong buong taon? Sang choco mucho. Ngayong buong taon. O sige, si Mabel. Mabel? Actually, ngayong March yan eh. Ayan yung susunod na tanong. Sinagot mo na, pero hindi yung tanong eh. Okay. Yung, ngayong buong taon na to, ano ang pinaka-team natin? Sige, sino? Yan, okay. Likalili. Yan. Now is the time, work while it's day. Ayan. Sayang. Pero, o sige, Mabel, ngayong March, ikaw na talaga to. Ano? Ano ang topic na, anong team natin ngayon? Title? Uulitin mo lang, sagot mo kanina. Okay, lika na. Ayan, unbeatable. Hindi matitinag, hindi matatalo, laging wagi. Yan. Yan po yung... Ah, sino, oh, ito wala ng premyo. Sino yung nakakaalala ng preaching title natin last Sunday na preach ni Ate Mi? The Great? Ano po yun? The Great Promise. Di ba? The Great Promise. Yan. Sino nakakaalala nung preaching ni Pastora, ni Buddy Cesar? Ang title? Siya nag-preach nun eh. Unbeatable. So, unbeatable po ang kanyang preaching. Alright. May pinasa ulo si, ano, si Ate Mi nung nakaraan. Sino pong nakakaalala? Okay. So, ganito pong gagawin po natin ha. Iti-take note po talaga ninyo pag pinapamemorize. Kasi babalik-balikan po yun. Alam nyo na, pagka hindi napapractice yung brain natin na nag-memorize, nakakalimutan po natin, ipupurol. So, kailangan nag-memorize po tayo. Pakilabas nga. Ayan, naalala nyo. I will take part in the great promise, a great commission for the great promise of His abiding presence is with me. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Dalawang great, di ba? Tapos, sasali daw tayo sa dalawang great. I will take part in a great commission for the great promise of His abiding presence is with me. So, yan po yung ating memorize nung nakarani. It's not a verse, pero later on, meron po tayong may memorize na verse para intentionally po tayo nagme-memorize talaga. Now, this Sunday po ang title ng message natin ay It's Worth the Cost. Sabihin nyo nga, it's worth the cost? Yung cost dyan, pwedeng ring price eh. It's worth the price. So, anong pag tinagalog po natin ito, may isang salita dyan eh, na lalabas. Alam nyo ba kung ano? Sulit. Tama? Iba yung pagsusulit, exam yun, o kaya quiz. Sulit. Ang ibig sabihin yan. Ang galing ng ano ng Pinoy, no? Meron tayong word na sulit. Na ang ibig sabihin po niyan, the benefits outweigh the cost. Yun po yung ibig sabihin ng it's worth the cost. Mas malaki o mas marami ang kapakinabangan kaysa doon sa binayad natin o binuwis po natin. Yan po ang meaning po ng sulit o it's worth the cost. At ang tinutukoy po natin dito na sulit ay ang pananampalataya natin. Yes, sulit po ang manampalataya sa Panginoong Jesus. Wala pong katalo-talo. Okay? Kahit na
may pagdaanan tayo. Napakaganda nung song kanina, no? Kasi kanina hindi ko po naabutan. Napakaganda po nung song kanina, no? Na maglilingkod tayo sa Panginoon. Malulugod ang Panginoon sa lahat dahil sumusunod tayo sa Kanya. Kahit na tayo ay nahihirapan, maglilingkod tayo sa Kanya. Napakaganda po ng kanta kanina. So sulit po, kahit na maglingkod tayo ng, at mahirapan po tayo, it's sulit na sulit po. It's worth the cost. So ang scripture po natin ay makikita sa Hebrews 11. Huwag po kayong mag-alala, kahit po ito ay isang chapter, pero ito po yung pinakamaikling preaching, di ba? No? Ito yung pinakamaikling preaching po na gagawin ko po. So ang tawag po sa Hebrews 11 na chapter ay faith chapter. Tama? Faith chapter. Dito po binanggit yung definition, poetic definition ng ano yung pananampalataya. At dito po inisa-isa yung Hall of Famer ng mga nagwagi sa kanilang pananampalataya. Sige, bago po tayo magpatuloy, let's pray. Father God, salamat po Lord dahil napakabuti niyo Lord sa amin. At ang biyaya niyo Lord ay laging nariyan, Panginoon, sa kabila Lord ng aming mga pagkukulang, Panginoon. And right now, Father God, salamat dahil meron kaming opportunity to really worship you. And now Lord, ay sumamba kami sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon. Gamitin mo lang, Panginoon, ang inyong mga salita. Tumimo, Panginoon, sa amin. Maunawaan namin, Lord, ng mabuti. Para sa ganun, Lord, may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Ayaan mo na ma-encourage kami nito, mapalakas kami nito, Panginoon. At magawa namin ito, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Binabalik namin ang papuri, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Hebrews 11, pwede nyo pong i-bookmark na sa inyong mga apps. At kung meron po kayong hard copy, ay pwede po kayong tingnan nyo na po doon. Okay, by background, hindi po nila tiyak kung sino ang nagsulat ng Hebrews. Hindi po si Paul kasi iba yung writing style ni Paul. So, maari daw pong si Luke, si Apostle Luke, si Barnabas o si Silas, kahit sino po sa kanila ay pwede po. Pero ang sigurado po dyan, sa ulo niya, yung history ng Israel, sa ulo niya ang Pentateuch, sa ulo niya yung lahat ng patriarchs, ng lahat ng hari, judges, lahat ng mga prophets, sa ulo niya po yun. At ang mensahe pong ito, ang tiyak po ay dinideliver po ito sa mga Hebrew Christians na pinipersecute dahil sa kanilang pananampalataya. Kasi nung time na yun ay sakop sila ng Roman Empire. At ito pong Hebrews 11 o buong Hebrews po ay para encourage sila na sulit ang kanilang pananalig sa Panginoon kahit na dumadaan sila ng matitinding pagsubok, even death. Kaya it's worth the cost ang title po natin ngayon. Dalangin ko po na hindi lang po yung mga heroes of faith ang talagang mabanggit po dito. Dalangin ko po na lahat tayo ay sumunod po sa listahang ito na makokomment po ang ating pananampalataya dahil sa ating hindi pag-give up at sa pakikipaglaban po natin at pakikilaban po natin sa ating pananampalataya. Now, what is faith? So dito po dinefine sa verse 1 pa lang ang salitang faith o pananampalataya. Pwede ko pong sabihin pananalig kasi yung pananampalataya, yung pagtaya, di ba, yung future. Malalaman mo. Kumbaga, yung future, inaasahan mo na ganun ang mangyayari, di ba, sa weather. Narinig po natin sa weather yan, yung pagtaya ng weather natin. So, pananalig. May ibang banda siyang, meron siyang ibang kahulugan na salig, saligan, sandalan. Yan ang napakaganda namang point ng pananalig. Anyways, what is faith?
Number one, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Confidence ang ginamit po ng NIV dito. Sa ibang translation po ay substance ang ginamit. Ang meaning po ng confidence ay sureness o assurance, kasiguruhan din. Sigurado, tiyak, yan po ang ibig sabihin. Katiyakan, yan po ang ibig sabihin ng confidence. Yung substance naman, material. Ibig sabihin, totoo o meron. So, nagets po ninyo, hindi haka-haka ang pananalig. Hindi false na belief ang pananalig o faith. Hindi po bulag na paniniwala. Hindi po katang-isip ang pananalig. Kasi meron siyang substance, sigurado siya, may katiyakan siya. Meron. So, ang ganda po ng meaning ng pananampalataya. So, kapag ka sinabi mong ikaw ay nananampalataya, umaasa ka sa bagay na kahit hindi mo pa nakikita, umaasa ka na meron ito, magaganap ito, makakamit mo ito, matatanggap mo ito. Yun po ang pananampalataya. Ano ang sigurado? Diba? Sabi dyan, ano ang tiyak? Diba? In what we hope for, ano ba ang inaasahan natin mga Kristiyano? Bakit tayo nagsa-church? Bakit ka tumanggap kay Lord bilang Lord and Savior? Bakit ka naglilingkod sa ministry? Bakit ka humahayo? Bakit mo pinaglalaban ang pananampalataya mo kahit na against ang lahat ng kakilala mo? Maraming kumukontra. Bakit mo pinaglalaban? Ano ba ang inaasahan mo? Ang inaasahan po natin, ang great promise sa atin, na sasamahan tayo ng Panginoon, hindi lang po yun, kasi sasamahan dito lang eh. Ang pinakahigit po dyan, makakasama natin ang Panginoon sa walang hanggan. Amen. Sino pong gustong sumama sa Panginoon sa walang hanggan? Amen. Yan po ang inaasahan na talaga natin eh. Yes, pwedeng maglingkod ka sa Panginoon, yan ang inaasahan mo. Ma-reach out mo yung family mo, yes, oo. Pero individually, ang inaasahan natin, makasama natin ang Panginoon sa buhay natin at sa walang hanggan. Huwag po natin kakalimutan yan. Sabi po sa verse 6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pag wala pong pananalig ang sino man o walang faith, hindi niya mabibigyang lugod or honor ang Diyos. Hindi niya ito makikilala at hindi niya ito masasamba. So kaya po napakahalaga na meron tayong pananampalataya. At ito pa po yung kakaiba, ito pa yung sa dulo po nito ng verse na ito, at hindi niya makakamtan ang reward. Kanina, no, yun din yung kanta natin. Kaya perfect po yung kanta natin eh. Umuwi na yata yung, ano ba, pwede bang tumugtog mamaya? Closing? Pwede ba mamaya? Kantahin natin yung unang solemn song. Okay, thank you. Dahil maikli lang po ang ating preaching ngayon. Alright. Hindi niya makakamtan ang reward kapag wala siyang pananampalataya at walang hanggang buhay na kasama ang Panginoon. Hindi niya rin makakamtan ito pag walang pananampalataya. Now, tanong. Sulit ba ang manalig sa Panginoon kapalit ang pang walang hanggang buhay na kasama ang Panginoong Jesus? Sulit ba ang nahihirapan ka pero ang kapalit ang makasama ang Panginoon sa pangwalang hanggan? Tapos na po ang preaching natin. Alright. So, tingnan po natin ang nagagawa ng pananampalataya. Number two, faith enabled our heroes of faith to overcome. Dahil sa pananampalataya, ay nagwagi ang ating mga heroes of faith. Marami po sa Old Testament and even sa New Testament. Pero ang binanggit po ng author ng Hebrews ay ilan lang po ito. So nakapanood na ba kayo? Naka-attend na ba kayo ng awards night?
na kung saan ino-honor. Kunyari sa TV na lang, no? Best actor, best actress. Tapos merong tinatawag na Hall of Fame. Kasi, ano, makailang beses na siyang ulit na nagwagi. Okay? So, imagine po ninyo, dito sa babanggitin po natin, na tinatawag po yung mga Hall of Famer of Faith. Pagka po tinatawag ang Hall of Famer o awardee, ano pong ginagawa natin? Papalakpak, di ba? Napalakpak po natin sa Panginoon. Alright, sige, ano na po natin? Simulan na po natin, ha? Sakit po sa una lang, okay? Round of applause for Abel. Palakpak. Okay, hindi niya pa po kasi alam, eh, no? Okay. Marami pa po yan, pero isa-isahin na po natin. Sa verse 4, tinalakay po dito, o kinumen yung pananampalataya ni Abel. Abel's faith, o Abel's faith. Verse 4, babasahin ko. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. O kapag may pananampalataya palang isang tao, nag-aalay siya ng best niya. Kaya siya, na-comment dito, nasama po siya. Dahil sa pananampalataya na itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dito pa lang po sa verse na to, no? Nag-aalay ka ng, pag may pananampalataya kang totoo sa Panginoon, nag-aalay ka ng best na naialay mo. Pangalawa, itinuturing kang matuwid sa harap ng Diyos. Okay? Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Yun po yung katibayan na ano siya, nalugod ang Diyos, tinanggap ang kanyang handog. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. So, by reflection, dapat po talagang manatili po tayong nagbibigay ng mabuting handog sa Panginoon. At manatili po tayong faithful sa Panginoon para po maituring tayong matuwid sa harap ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, Enoch's faith. Sa verse 5, itong sabi, si Enoch, dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Again, nalugod ang Diyos sa buhay niya, kaya dahil sa kanyang pananampalataya. So amazing po ang pananampalataya, no? It's worth the cost nang tayo ay manampalataya sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, kasi itinuturing tayong matuwid at nalulugod ang Diyos sa buhay natin. Sino ba dito yung gustong malugod ng Diyos sa kanya? Taas po ang kamay. Ay, pasensya na po kayo dito. Medyo restrain po yung kamay ko, eh. Napilayan po ako. Okay. Pangatlo, Noah's faith. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Again, sa pananampalataya, tayo ay ginagawang matuwid o tinitingnan matuwid ng Diyos. Imagine na lang ninyo, no? Si Noah, no? Sa bundok siya. Tapos sobrang tagal ng ano, command sa kanya na mangyari yung gagawin ng Diyos. Sobrang tagal niyang hinintay. Matinding pananampalataya yun, no? Kasi hindi naman agad-agad, eh. Hindi naman 1 month lang bumaha na, di ba? Hindi naman ganon. So, matindi yung, ano, yung pananampalataya ni Noah dahil po doon, itinuring siyang matuwid ng Diyos. At naligtas siya, natural, sa Great Flood, siya at ang buong pamilya niya, at dahil yun sa kanyang pananampalataya ni Noah. Next is Abraham's obedience by faith.
Kay Abraham po, marami pong accounts po dito patungkol po sa kanyang pananampalataya. Isa na lang po ang babanggitin ko po dito. Sabi po dito sa verse 8, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Matinding pananampalataya pong ginamit niya. Inutusan siya ng Diyos, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basang sinabi niya lang, meron akong promised land sa iyo. Pero, sumunod ka lang muna. Makakamit mo yan. Sana po gano'n din tayo, no? Kahit hindi natin alam ang patutunguhan, basta utos ni Lord, gagawin natin. Kahit na ang nakita mo pa lang, yung one step lang, dahil gusto mong bigyan ng honor ang Diyos at gusto mong i-follow ang Diyos, kahit hindi mo pa nakikita yung kung saan patungo yung path na yon, hahakbang ka na. Ganun po ang ginawa ni Abraham at siya po ay Hall of Famer ng faith. Isaac's faith. Si Isaac po ay anak ni Abraham. Sabi sa verse 20, dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. So, parang napakaikli po, no? Ano mang mensahe nitong verse 20 na to? Napakamabuti pong magulang si Isaac kasi blines niya ang kanyang dalawang anak na si Jacob at Esau para maging mabuti ang future nila. At dahil po doon, siya ay kasama sa Hall of Fame of Faith. Sa atin pong mga magulang, no? Kung mahal po natin ang mga magulang natin, ay ang mga anak natin, i-lead po natin sila sa Panginoon. Huwag po natin imi-miss. Yun po ang pagmamahal natin sa kanila. Makilala nila ang Panginoon, maglingkod din sila sa Panginoon. Gaya po ng example ni Isaac, kaya po siya nasama doon eh, sa Hall of Famer ng faith. Jacob's faith, sa verse 21. Dahil sa pananampalataya, binasbasa ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya namatay. At sumamba siya sa Diyos habang nakatukod sa kanyang tungkod. Dahil ginawa ito ng tatay niya si Isaac, ginawa rin ito ni Jacob sa kanyang mga apo. Actually, apo eh. Di ba? At ito pa po, bago sa malagutan ng hininga, sumamba pa siya sa Panginoon after that. Kaya po siya kasama sa Hall of Famer of Faith. Next, Joseph's faith. Sa verse 22, dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang malapit na siyang mamatay, na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin niyang dalhin nila ang mga buto niya kapag umalis na sila. Imagine po ninyo, si Joseph, malapit na siya mamatay, ang iniisip niya pa rin ang bayan ng Israel. At hindi niya nakakalimutan ang bayan niya kasi gusto niya rin pag alis nila sa Ehipto, dala yung buto niya. Amazing, no? So hindi po talaga siya madali ang pinagdadaanan po ng mga patriarchs na ito. Pero dahil sa kanilang pananampalataya at gusto nilang sundin ang Panginoon at gusto nilang makamtan ang promise sa kanila ng Diyos na promised land, kaya sila nanatili, nananampalataya, nananalig at sumusunod sa Panginoon hanggang sa kanilang kamatayan. Tayo po, sana kasama po sa ating mga plano ang church. Kasama sa plano natin, papaano ba makakakilala pa ang mas maraming tao sa Panginoon?
Faith of Moses' parents. Sa verse 23, dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Kasi that time, papatayin na yung lahat ng sanggol. Hindi sila natakot dahil sa kanilang pananampalataya. Sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Si Lord po ang naglagay sa kanilang mga puso. Naggagamitin si Moses. Mayroong great plan ang Diyos para kay Moses. At dahil po doon, nakita po ng mga magulang ni Moses, kaya po siya na-spare at hindi po siya namatay. Kahit na pwede silang mapahamak dahil utos ng hari yun eh. Pero dahil po doon, pinaglaban po nila si Moses, kasama po sila sa Hall of Famer. Kay Moses po marami din, pero namili na lang din po ako dito. Faith of Moses when he left Egypt. Sa verse 27, dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moses ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Again, ayan naman, di ba? Manganganib ang buhay ni Moses. Pero nilabag na ito, iniwan niya ang Ehipto, nilid niya ang buong Israel, nag-exodus sila, papunta sa Promised Land dahil sa pananampalataya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Amazing. Dahil po dyan sa kanyang pananampalataya. The faith of Israel when crossing the Red Sea. Alam niyo po, yung Israel, ang history nila, di ba? Lalabag sila sa law, gagawa sila ng kasalanan, magre-repent sila, magre-rebelde sila sa Panginoon, magre-repent sila. Paulit-ulit yung cycle ng Israel. Sa bagay, ganyan din naman tayo, di ba? Ulit-ulit din yung kasalanan. Pero alam naman natin ang paraan para bumalik sa Panginoon, magrepent at magbagong buhay. So ganun po sila. This time, ang Israel, nagkaroon sila ng pananampalataya when crossing the Red Sea. Sa verse 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa. Nag-perform ang Diyos ng miracle dahil sa kanilang pananampalataya para maligtas sila. Hindi po dahil sa takot nila doon sa mga Egyptians, kundi dahil sa kanilang pananampalataya. Pero nang subukang tumawid ng mga humahabol na Ehipto, nalunod sila. So amazing po ang pananampalataya, nagagawa ng pananampalataya, no? Bumukas yung Red Sea, tuyong lupa, tumawid ang buong Israel. Dahil po dyan, na-commend ng kanilang pananampalataya. Again, meron pa, the faith of Israel when circling around Jericho. Verse 30, dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Imagine ninyo, di ba? Armado, mataas yung Jericho wall. Konti sila. Tapos ang pinagawa ng Diyos sa kanila, umikot kayo once a day. Umikot kayo ng once. Ang nasa harapan, yung kaba ng tipan, dala ng mga saserdote, mga pari. Tapos yung next in line ay yung mga musicians and singers, mga Levites, tapos sa pinakahuli, yung mga sundalo. Anong klase yun, di ba? Dapat nasa harapan yung mga sundalo, di ba? Pero grabing pananampalataya nila. Tapos, okay lang kung after a day, kuguho na yung pader, di ba? After 7 days pa eh. Imagine niyo yung pananampalataya nila sa Panginoon. Na siguro, pwedeng magduda tayo, no? Lord, parang ano, wala namang nangyari. Inaikutan namin, walang namang nangyari. Lord, 2 araw na, walang nangyari. Lord, hindi man lang nagkakaroon ng crack. Lord, magsa 7 days na. Lulusubi na kami nito. Magagalit na sila. Mapipiko na sila. Pero dahil alam nilang ililigtas sila ng Panginoon at magwawagi sila, kaya nagwagi nga sila at kasama po ito sa listahan ng Hall of Fame, the faith of Israel.
when circling around Jericho. Next, nag-iisang babae po na pinangalanan, the fate of Rahab. Verse 31, dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ang mga espiya at hindi siya pinatay kasama ang mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Even the prostitute Rahab, kasama po sa listahan ng Hall of Famer of Faith. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya. At sabi po sa verse 32, kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Sabi po ng writer, kakapusin ako sa ng panahon kung isa-isahin ko pa ang mga ginawa ni na Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at iba pang mga propeta. Imagine po ninyo, si Rahab, may story dito na nakalagay, isang verse. Mas higit siya dito sa other heroes of faith. No? Binanggit po yung mga other heroes of faith. Pero again, kaya po sila nalista dito dahil sa kanilang pananampalataya. Pinaglaban po nila. Hindi po madali ang pinagdaanan po nila, no? Pero sila po ay mga nagwagi dahil sa kanilang pananampalataya. Now, number 3 point. Some were victorious over circumstances. Nagwagi sila, hindi sila nahirapan. Kumbaga, ano, nagapi nila, nalupig nila, nalagpasan nilang lahat ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa verses 34 to 45, dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, kasama na po dyan yung mga warriors like Gideon, Barak, David, no? Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Sino ba yung kinaharap leon? Di ba? Marami. Hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy. Sino yung nilagay sa apoy? Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi sila nasunog. At niligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Marami pong humarap, no? Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. Marami po talagang nanalo sa kanilang labanan, physically. Ganon din po tayo. Maaari pong magwagi tayo sa ating mga physical battles or emotional battles, spiritual battles, nang hindi tayo mahirapan. Pero number 4 na point, some were victorious under the circumstances. Hindi po laging magwawagi laban sa kaaway. Verses 35 to 38, may mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ito po. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nilang alok ng kalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayan sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Marami pong umasa na ng gantimpala, pero hindi nila nakamtan ang gantimpala. Di ba si Moses nga, natanaw niya na lang ang promised land, pero hindi siya nakaparoon. Marami din pong yung kanilang inaasahang promise ay hindi na nakamtan dito, hanggang sila ay mamatay. Kasi pinipili nila na yung heavenly na promise ang greater kaysa sa physical na promise. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at paghahagupit dahil sa pananampalataya nila at ang iba ay kinadena at ibinalanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay
Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila at mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nila nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga inang, mga kabundukan, mga kuweba at lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. May mga nagtagumpay at nagwagi sa kanilang mga pinaglalaban para sa mga pananampalataya sa Diyos. Pero may mga nasawi, nabigo, napahirapan at iba pa, ngunit itinuring pa rin itong katagumpayan dahil nanatili sila sa kanilang pagsunod sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Number 5 na point and last, we have seen more reasons for faith, more reasons to hold on to faith than these heroes of the faith did. Sa verse 39, kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila, ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Mga kapatid, hindi na po promised land ang promise sa atin. Spiritual promised land na po kung saan kapiling ng Panginoon. Maaari pong makarating tayo sa piling ng Diyos sa madaling paraan. Maaari din pong sa mahirap na paraan. Hindi po tayo persecuted na bansa, no? Pero ang lahat po ng Kristiyano, sabi po ng Biblia, ay dadaan sa pagsubok. Hindi po madali ang maging disciple. Pero huwag po natin kakalimutan yung promise po sa atin na pagka po tayo ay nanatili sa ating pananampalataya, ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, makakamtan po natin ang reward na nagbumula sa Panginoon. Amen po ba? In summary, balikan po natin yung lahat ng points kanina. Faith is confidence in what we hope for. Faith enabled our heroes of faith to overcome. Some were victorious over circumstances, and some were victorious under their circumstances. We have even more reasons for faith, more reasons to hold on to faith than these heroes of the faith did. Conclusion, as a church and as individual follower of Christ, tatanong ko po ulit ang tanong kanina, sulit ba ang pananampalataya at pagsunod natin sa pinagagawa ng Panginoon? Amen. The great commission of making disciples. Huwag po natin kakalimutan na now is the time, ang tinutukoy po natin dito ay ibigay natin ang best sa Great Commission. Marami po dyan sa labas na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Hindi po madali na abutin sila. Pero kailangan po natin gawin. Kung ang dulo ng pagsunod na ito ay makakapiling natin ang Panginoong Jesus magpakailanman, sulit na sulit po ang ating pananampalataya. It's worth the cost. Last Saturday po ay naaksidente ang ating Travis papunta po ng mission ng ating church po sa Nasugbo. At si Brother Sutor po ay naroon at yung iba pong mga kapatiran po natin. Si Pastora Jing po yung nagrabe, hanggang ngayon po ay nasa hospital siya. At inoobserbahan po kung ooperahan po siya, second opinion na po yun, kasi nasa Philippine Heart Center na po siya. Naranasan po ni Pastora Jing na mahirap talaga sumunod sa Panginoon. Pero may plano po, naniniwala po tayo
may plano ang Diyos sa buhay ni Pastora Jing. And individually, may plano po ang Diyos sa atin. Huwag po natin kakalimutan yan. May kakaharapin po tayo. Discipleship is not an easy road. Pero kung susundin natin ang plano ng Diyos, ang kanyang kalooban, magwawagi po tayo, mahirapan po man po tayo o hindi. Now, by the way, patuloy po natin ipanalangin si Pastora Jing kasi hindi pa po tapos ang mga pangyayari. Now, sabi ko po kanina magme-memorize tayo ng verse, di ba? Pakilabas ang verse. Ayan, Hebrews 11:6. Familiar verse naman ito. Sabay-sabay tayo, basahin natin. Ready, go. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. I-take note niyo po yung verse po na yan, ha. Sa bahay po ninyo, ay balik-balikan po niyan everyday. I-meditate po natin para mas madali po nating maalala. Ngayon, babasahin niyo po ulit. Kayo na lang. Ready, go. Amen. Sige po. Bago po tayo mag-pray, tinatawagan ko po yung praise team natin para awitin po ulit. Let's worship the Lord again sa pamamagitan po ng awitin po na ito. Oh,
Namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Napakadakila, Panginoon, ng inyong layunin, Lord, sa amin, Panginoon. Bilang church, Lord, salamat sa pagkatawag mo, Panginoon, sa amin na kami ay mamuhay na sumusunod, Panginoon, sa inyo. At kami, Lord, ay mag-disciple, Panginoon, ng maraming mga tao, Panginoon. Lord, gagamitin mo kami, O Diyos. Gagamitin mo kami, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na kalugdan niyo kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, as we worship you, and as we honor you, and as we obey your will, Lord. Ma-honor ka namin, Panginoon. Lord, hindi po, Panginoon, madali ang sumunod, Panginoon, sa inyo. Pero Lord, gaya Lord ng team namin ngayong March, unbeatable. Yes Lord, we are unbeatable dahil kasama ka namin at sasamahan mo kami, Panginoon. At anuman ang aming kaharapin, Panginoon, kami Lord ay magtatagumpay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ipahintulot mo, Lord, na magpatuloy kami sa aming paglilingkod at paghayo, Panginoon. Pinabalik namin ang papuri, malalahati, pasasalamat, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Pwede na po tayo magpatuloy.